ayun, magandang araw sa inyong lahat. And hopefully, lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. So ayun, magiging topic natin ngayon guys is about sa mga nadidecline na visa. Bakit hindi na-offer yung visa? So, bakit nga ba may mga nadidecline na visa pagka tayo ay nagpupunta na sa visa application sa Embahada ng Poland? So, ayun guys, so ang topic natin ngayon is sa Poland. Dahil guys, ito yung mga nakalap ko din na katotohanan kung bakit nade-decline yung isang visa application natin. So, bakit nade-decline ito sa ating consulate? So, ito guys, mayroon akong nakalap at nakapagtanong-tanong ako sa mga nakasama ko or nakasabay ko nung ako ay nagpunta sa consulate. So, ayun. So, isang Pilipino at isang ibang lahi. So, ayun. So, dalawa kasi sila is hindi na-approve yung kanilang visa. So, syempre, ako naman, ito, nagtanong ako kasi gusto ko din siyang ibahagi sa aking mga viewers, lalong-lalo na yung mga nag-a-apply for Poland. So, ayun. So, particularly dito po sa bansang Saudi Arabia. So, ayun po. So, guys, bakit may mga nade-decline? So, ito po yung mga information ng aking nakalap. Yung isa nating kababayan, bakit po siya na-decline? Dahil sa kakulangan niya ng requirements. So, ayun guys, napaka-importante na kumpleto yung ating requirements pag pumunta tayo ng Poland Embassy. Dahil masasayang lang po yung ating ibabayad na 321 SR for visa. So, ayun guys, so siguraduhin po natin na lahat ng hihingiin lang ng requirements is kompleto po yun. So, wala po tayong mauungit. Dahil kahit kulang po yan, tatanggapin po yan nila. Dahil syempre, may pera yun eh. Magbabayad ka eh. So, kaso, hindi naman papasa yun. So, ayun guys. So, dapat siguraduhin natin kompleto yung ating requirements. So, yung ating kababayan, bakit po siya na-decline? Dahil kulang po siya ng bank statement. So, automatic na kalagay dun sa declaration ng kanyang refusal is wala siyang kakayahan na mag-isa sa Poland dahil nga wala po siyang bank statement. So, wala siyang pera, wala siyang accounts. So, ayun guys. So, napaka-importante po na kumpletuhin natin yung requirements. So, ano pa guys? Ano pa yung pwedeng maging dahilan ng refusal ng ating visa? So, isa pang dahilan na aking na kuha or nakalap is yung pagdating sa question and answer. Yung declaration mo, pag tinanong sa'yo kung ano yung dineclare mo, is dapat tugma po siya doon sa documents na ipinasa mo. So, ayun. So, yung isa kong nakasama doon, nakilala na from the country of Nepal. So, babanggitin ko na yung country niya is Nepal. So, naging friend din kami. So, ayun po yung naging dahilan ng refusal ng kanyang visa is mali po yung naisagot niya. Hindi nagtugma dun sa kanyang documents na ipinasa. So, ano ba yung ano dun guys? Kailangan yung mga documents na pinadala sa atin mula sa Poland ng ating employer, kailangan po nating basahin maigi yun. Basahin po natin. Pwede natin ulit-ulitin kung di natin naintindihan. So, gamit tayo ng translator. Kasi meron naman translator yung ating mga cellphone ngayon eh. So, ayun. So, siguraduhin natin tugma yung mga isasagot natin. So, isa dun sa reason kung bakit na-refuse yung kanyang visa, hindi po siya nabigyan is, yung tanong sa kanya nung nandun sa consulate is hindi po nagtugma dun sa trabaho na nakadeclare sa kanyang documents. So, ayun guys, so napaka-importante kasi dito yung honesty. So, kailangan accurate po yung inyong sagot. So, natanong daw po kasi siya, kasi tinanong ko siya bakit, ano ba yung sinagot po at ano ba yung tanong sa'yo. Yung tanong daw po sa kanya, anong gagawin mo sa Poland? Yung sinagot niya daw po is for work, I'm going to work as a heavy equipment truck driver, sabi niyang ganon. So, which is, hindi pala siya ganon yung trabaho niya doon. Ang nakalagay lang po doon is driver lang, hindi po doon na-state kung heavy equipment or whatsoever. So, hindi po nagtugma.
So alam mo naman, napaka-critical po niyan eh. Kasi tinitingnan talaga nila niyan kung tugma yung inyong sagot dun sa mga documents. So ayun guys, napaka-importante po na basahin natin lahat ng documents. So ayun guys, tip lang po yun guys. So ayun, have a nice day, and sa mga nag-a-apply for Poland, good luck and God bless you all. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Thank you so much.